mga pamangkin! This is Tito Kim and welcome to my YouTube channel. Ngayon, mapapakinggan ninyo ang isa sa mga storya mula sa Dear Tito Kim. But before anything else, please do subscribe and hit that notification bell para updated kayo araw-araw. Enjoy! So, anong pangalan mo, ate? Ana. Taga saan si Ana at ilang taon? Caloocan. 27. Caloocan, 27 years old. Sige, Ana, ano pong problema natin sa buhay? Yung pinakabuod lang, huwag nang simula pagkabata. Married na po ako. Mm. Pero parang red flag yung asawa ko. Married ka na, pero parang may red flag yung asawa mo. Hindi kami magkasundo. Hindi kayo magkasundo. May red flag yung asawa mo. Ano ba yung mga red flags na sinasabi mo sa asawa mo? So, I mean, red flag ba yun, Tita Kim, na kinilitik niya yung kaibigan namin sa harap ko? Kinilitik yung kaibigan mo sa harap mo, and for you, that's a red flag. Ganon? Yes po. Nasing po isa niya. Ha? Nasing po isa. Lasing siya noon. Ate Ana, kayo consider mo na red flag kasi kiniliti ng mister mo yung kaibigan mo sa harap mo. Te Ana. Opo. Okay, ano pa? Ano pa mga red flag maliban dyan sa tahol ng aso mo? Ano, lagi ko siyang masungit. Lagi siyang masungit? Ano pa? Pinapahiya niya ako kahit nasa talengke kami, sinusunita niya ako, feeling ko pinatap na papahiya ako. Pinapahiya ka niya? Paanong pagpapahiya? Pinapalo ka niya sa palengke? Anong klaseng pagpapahiya? Ano ma'am, sinusunitan niya ako. Sinusungitan ka niya? Parang yung aura ng mukha niya, ganun tapos ako to, dumiti ta siya. Walang, normal lang yung mukha niya, ganun. Normal sa magulang niya. Oh. Sa mga kamag-anak niya, gano'n. Ah, pero wala ka namang nahuhuli na cheater siya, o wala ka namang nahuhuli na nang bababae siya, wala ka namang nahuhuli na pinagpapalit ka niya sa iba? Well, naman po, pero may mga joke kasi yung mga kaibigan niya minsan. So, iba yung kasama ko yun natin. Basta may mga joke lang siya na para sa iyo foul, gano'n. Tapos kami, bukang kinasal, nag-text pa yung ex niya, yung sumagi sa akin. Ano yun, Teg? Ano yun, Teg? Ulitin natin. Ano yung sa ex niya? Bago kami kinasal, nag-live-in na kami. Hmm. Nagkaka-text pa pala sila yung ex niya. So, bago kayo kinasal, nung live-in pa lang kayo, nagkaka-text pa sila ng ex niya. Ngayon ba nagkaka-text pa sila ng ex niya? Hindi na. Eh, parang ewan ko po ulit. Hindi ko alam. Pero may asawa na din po yung ex niya. Best friend ko yung asawa ko. So ngayon, hindi na rin naman sila nagkaka-text ng asawa niya. So, ibig mo sabihin, ang problema mo ngayon ay ano talaga? Ay, po siya nang sarili. Pinapahiya ako sa magulang niya. Laging ganun po. Tapos hawakan ko lang siya, lalambingin ko lang. Hawakan ko yung buhok niya. Ganun. Tinatanggal niya na agad, iniwas niya, parang ayaw niya, hawakan ko siya, gano'n. Ah, so parang ibig mo sabihin ba is parang naging mas irritable ngayon yung asawa mo? May mga pagbabago sa asawa mo ngayon? Gano'n ba ang gusto mong sabihin? Okay. Yes po. Simula nung, kasi diba, nung kasal namin, sinabi ako nung ex niya nung kasal namin. Oh. Kasi wala lang daw, nagkabarangayan pa nga kami. Okay, so sinabi mo ba sa kanya yung mga problema mo na yan? Nasabi mo sa kanya, honey, my love, so sweet. Bakit parang nagbago ka na ganon? Oh, sige. Hayaan mo na yung sabing ganon. Yun lang. Parang wala siyang pakialam sa feelings ko. Okay, so parang ngayon ang problema mo bilang isang misis, parang yung mister mo, parang nawawala na ng paki sa'yo. Yung gusto mo sabihin. Apo. Kung ikaw ang tatanungin ko, anong gusto mong mangyari? Pa? Kung ikaw ang tatanungin ko, maliban dyan sa aso mo,
Nakahol ng kahol. Ano ang gusto mong mangyari? Gusto mo ba mas maging sweet sa'yo yung asawa mo? Gusto mo ba na, ano bang gusto mong mangyari? Kung ikaw ang tatanungin ko. Ano ito? Ganito, tita. Hindi ko na gusto kung may iba siya or what. Bahala na siya, ganun. Kasi pati yung bata, kawawa eh. So nag-aaway kami, pati yung bata nadadama, umiiyak, ganun. Ah, okay. So parang gusto mo bahala na lang siya sa buhay niya, ganun. Sa ngayon? Okay. Kasi ano, sa ngayon, dala-dala ko pa rin yung ano, yung sakit na dami niya gawa. Sa akin yun, no? Okay, pati sige, magulang sige. Ko, kinakalaban niya. Mm-hmm. Okay, sige. So, Ate Ana, di ba, Ana? So, Ate Ana, pasensya na, we do not have all the time to listen to everything. I wish I could have all the time in the world or the dear Tita Kimas all the time to listen sa mga pinagdadaanan mo. Pero, ito hindi naman to judgment ko talaga o sinasabing tama yung opinion ko, no? Kung sa paningin mo tama, edi okay. Pero sa paningin mo mali, edi okay din. Pero, ito lang para sa akin, no, Ate Ana, iniintindi ko yung pinagdadaanan mo ngayon and I don't validate your feelings. Kasi ikaw yan eh. Ikaw yung nakakaranas. Diyan tsaka yung aso mong taulang-taul. Pero sa akin lang, no? Para sa akin, it's a normal thing. Di ba? Normal yung nararamdaman mo na minsan nakakakita ka ng pagbabago sa isang tao. Minsan nga yung pagbabago ng isang tao. Actually, hindi lang minsan. Kadalasan sa isang relasyon, nagkakaroon talaga ng pagbabago ng ang isang tao. At ang pagbabago na yun, it's not getting any better. Parang may mga pagbabago sa relationship natin na bakit dati ang sweet-sweet niya ngayon, ang cold-cold niya. Bakit dati? Parang gusto niya yung mga ginagawa ko sa kanyang panghihimas-himas. Ngayon, parang offending na sa kanya. Normal talaga na may mga ganong pagbabago sa isang relasyon. Pero ito, gusto ko lang i-address yung sinasabi mo. Yung sinasabi mo na bahala na siya. Alright? Minsan kasi, pagpagod na tayo sa isang tao sa kakakorek sa kanya o sa kakasermon sa kanya, sinasabi na lang natin, bahala na siya. But I think, as a wife, and he is your husband, alam niyo, walang ibang magtsatsaga sa relationship ninyo kundi kayo lang din. Hindi yung kapitbahay mo, hindi yung magulang mo, kundi kayo lang din. Minsan, tayo yung mas kinakailangang mag-effort to work it out, pero not necessarily that we need to give up. Hindi natin kinakailangang mag-give up kasi baka sa season na ito, may pinagdadaanan lang din naman yung asawa mo. Sabi mo nga, nakita mo naman yung pagbabago sa asawa mo. Baka naman kinakailangan lang din atin na huwag tayo masyadong mag-overthink. Diba? Na, tapos naman na eh. Yung mga nangyari in the past, tapos na. Kung meron man kinakairita yung asawa mo ngayon, don't take it too personal. Kasi baka meron din siya pinagdadaanan sa trabaho, may pinagdadaanan din siya sa personal life niya, nabibigatan din siya, may pinagdadaanan din siya. So, imbis na mag-conclude tayo ng mga maraming bagay na baka may iba na siya, baka ayaw niya na, baka wala na akong kwenta. Na mag-overthink tayo ng mga bagay na ganon, imbis na mag-overthink tayo, ipunan na lang natin kung ano man yung mga pagkukulang kasi baka hindi lang din naman tayo yung may dinadamdam. Baka may dinadamdam lang din yung tao na ayaw niyang i-share sa atin. So maybe this is the time that we should extend more patience, extend more understanding. Kasi kung papatulan ko yung mga pag-overthink ninyo, basta lang yung mag-overthink. Baka meron na ngayon siyang iba. Kasi katulad ng sinabi mo kanina, kiniliti yung kaibigan mo sa harap mo. Na-recognize ko naman na parang mali naman yun. May asawa kang tao, nangingiliti ka ng iba. Diba? Mali naman yun. Diba? Pero wag mo nang i-overthink kasi baka naman unaware lang siya dun sa sitwasyon na yun. Kausapin mo lang siya ng maayos. Diba? Kinausap ko na po siya. Oo. Sabi niya, mag-settle na tayo. Ganito, ganun. Hinahamon niya na rin po ako. Hinahamon na ano? Maghiwalay talaga. O hinahamon ka na niya maghiwalay. So siguro ito na lang ate ha. Maninindigan pa rin ako mag-usap na. Mag-usap kami sa ano, gano'n sa gano'n. Ano yon? Mag-usap kami sa ano, sa harap ng mga nakakataas. Ng mga, ano, sino mga nakakataas? Yung mga ano, bongbong, masarap ni Bongbong Marcos, gano'n? And then, madaming guy, ganun po. So, parang maghiwalay na kayo, ganun? Yes, opo. Kasi feeling ko, pag babalik ako ulit sa kanya, yung parang, feeling ko kasi out of love na ako sa kanya. Feeling mo na out of love ka? Ito na lang muna, ate. Kasi, the way you talk to me, you are still unsure of what you want.
do not decide pa muna. Ipagpaliban mo muna yan, ate, kasi sa tono ng pananalita mo, hindi ka nga sure kung talagang parang gusto mo na ba siyang hiwalayan o hindi. Not until so you are so sure about it, do not decide for anything. Huwag yung madaliin, kasi oras na mawasak na yung pamilya natin, ang hirap nang ibalik niyan. Kaya nga, let's do everything to save it, kasi baka naman simpleng pag-uusap lang ang kinakailangan, o minsan kailangan nyo lang magbakasyon, minsan kailangan nyo lang i-reminis yung past, minsan kinakailangan nyo lang mas maging sweet sa isa't isa, di ba? Nasa 3 years na. Ganun pa rin siya. O, ganun pa rin siya. Uy, eto, bigyan mo na lang kahit mga isang buwan na lang. Bigyan mo na kahit isang buwan lang, tapos mag-usap kayong dalawa. Ano ba talaga ang gusto ninyo sa inyong relasyon? Diba? Ayun nga, pag mag-usap kami ang ganyan, nilalayasan niya ako. Ayaw niya talaga makipag-usap sa iyo, pero mag-extend ka pa rin ng next level of understanding, 'di ba? Ang akin lang naman kasi dito, Ate Anna, bakit ko 'to sinasabi? Gusto kong i-save yung relationship as much as we can save it, kasi hindi lang kayong dalawa yan eh, may anak kayo eh. Kaya nga dito sa Dear Tita Kim, kahit na anong galit natin minsan sa isang tao, hindi ko ina-advise agad na hiwalayan mo na yan. 'Di ba? Wala na, punta ka na sa ibang tao. Hindi, kasi hiwalayan ang lahat ng sagot. Ganon na yung tingin sa akin, Tita Kim. Ang martyr ko na lang masyado. Pero nga, kausapin mo muna, kasi it's a decision that both of you should decide. Hindi lang dahil nararamdaman mo ngayon na sinasabi ng isang tao na parang martyr ka na. Pag-usapan nyo muna ng mabuti yung clear sa inyo. Kasi the way you talk to me right now, hindi ka sigurado eh. Hindi ka magdududa sa step mo kung sigurado ka na. Pero hindi ka sigurado kasi hindi pa yan malinaw sa inyong mag-asawa. Ano bang ugat? Ba't kayo ganyan? At kung talagang hindi na talaga maayos, tsaka kayo mag-decide. Pero wag yung nagpapakiramdaman lang kayo na parang sige, ganito. Pero wala naman talaga kayong desisyon. Mag-usap kayong maayos. Upuan ninyo, mag-date kayo, mag-dinner kayo. Upuan ninyo kung ano ang gusto ninyong mangyari. Napagbuhatan niyo na rin kasi ako ng kamay. Yes. Ganun. Okay, so I understand na pagbuhatan ka na yan ng kamay, pero... Hamba-hamba niya ako. Oo, na okay, sige, napagbuhatan ka niya ng kamay, nagawaan ka niya ng mali, pero wala pa rin hindi nadadaan sa pag-uusap. Di ko naman din sinasabi, ate, na bawal maghiwalay. Diba? Di ko naman sinasabi na magstay ka lang dyan. Ang akin lang naman, ate, baka... kinakailangan nyo pang upuan ng isang beses, mag-usap pa kayo ng maayos. If we can save the relationship bilang isang nanay, bilang isang asawa, let's save it. Kasi alam niyo ang asawa, ang anak, it's a gift. Regalo yan. Minsan may mga hindi pagkakaunawaan, minsan hindi kayo nagtatagpo ng gusto, pero hindi ibig sabihin hiwalay agad. Ngayon kung nagawa nyo na yung part na yon na talagang wala pa rin nangyari, eh kayo na mag-decide, pwede naman maghiwalay, pwede naman mag-give up. Diba? Okay, so yun lang, ate, give it a try more. Wag muna ngayon, mag-decide ka na agad-agad. Wag muna ngayon. Paupain mo muna yung nararamdaman mo, mag-isip ka muna talaga ng mabuting-mabuti kasi once na iniwan ninyo ang pamilya na meron kayo ngayon, once na binrake ninyo yung family na meron kayo ngayon, may hirap pa na kayong i-restore yan ulit. Alright? So pag-uusapan ninyo ng mabuti. Ha? Apo. Pag-usapan mo lang muna ng mabuti, okay? Alright, so maraming salamat sa iyo, Ate Anna. Pasensya na, we don't have all the time kasi mag-entertain pa tayo ng second and third caller. But I really hope maayos mo yung iyong nararamdaman. I'm hoping for the best sa iyo. Walang ibang makakapag-decide dyan kasi ikaw ang nasa sa sitwasyon, alright? Okay, but thank you, Tita Kim. Thank you, Ate Anna. Maraming salamat. O diba, nakakaloka kasi nagagalit na lang sa akin yung mga asawa ninyo. Kasi feeling nila, lagi ko na lang ina-advise dito ay maghiwalay kayo. Diba? Pero hindi, if we can save a relationship, let's save it. Alam nyo, minsan din natin nakikita yon na ang pamilya is the greatest gift that God has given us. Binigyan tayo ng asawa, hindi man siya mapagmahal, pasaway man siya, pero asawa pa rin. Diba? Binigyan tayo ng mga anak, binigyan tayo ng pamilya, wala man tayong mga yaman sa mundo, wala man tayong maganda at mataas na trabaho, wala man tayong magandang bahay, pero may pamilya tayo. And that is the greatest gift. Kaya nga, as much as we can hold strongly to our family, to make it united,
let's make it united and really do our best to keep it. Hindi yung parang ilang pag aaway nyo lang, kailangan hiwalay na agad, ganon. Thank you for watching. Again, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel and follow me on my social media accounts.